Nang ihatid kahapon paluwas sa Maynila, nakausap ni Father Chito sa telepono ang obispo niya sa Prelature of Marawi na si Bishop Edwin De La Peña. Kanina sabi ni Bishop, telepono ni Colonel Romeo Bronner ang tumawag sa kanya, kakausapin daw siya ni Father Chito. Saglit lang ang pag-uusap, nagkwento tungkol sa pagtakas nila sa Maute Group. He simply narrated to me the facts of his escape. He escaped around midnight of, well, it was already September 17, no? So past midnight. They escaped from, together with another hostage, as they were fleeing the area that of the Maute. The military saw them and immediately recognized that it was Father Chito, and so they provided support and rescued the two of them. Kahapon, sinabi ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na bunga ng rescue operation ang paglaya ni Father Soganub, nabihag ng Maute Group mula pa nung lusubin nila ang Marawi noong Mayo 23. Sabi ng militar, 118 araw na bihag ang pari. Kahapon, nabunyag na habang bihag ng Maute Group, pinasasanib siya sa Islam. He needed to. I know, like he didn't say the word forced to, but he needed to. But he did convert, sir. Yes, yeah. For some time during his captivity. Tiniyak naman ni Bishop De La Peña na kukupkupin pa rin nila si Father Chito bilang pari. At any moment, we have not abandoned him. We continue to pray for him. May schedule ang dalaw kanina si Bishop kay Father Chito na nasa pangangalaga pa ng mga doktor at nurse ng militar. Pero inihahanda rin ng prelature ng Marawi ang pagbabalik sa kanila ni Father Chito. Tiniyak ni Bishop De La Peña na wala silang galit sa mga Muslim, kundi lalo pang nagkalapit ang Muslim at Kristiyano sa gitna ng gulo sa Marawi. Kanina inilunsad ng CBCP ang programa para makatulong sa rehabilitasyon ng mga komunidad sa Llano del Sur na gagawin bago pa man matapos ang gulo sa Marawi. George Carino, ABS-CBN News.